Lutuin ko ngayon ay magbibiko ako para may merienda. Magsasaing muna ako ng malapkit. Bali, 1 kilo lang itong aking iluluto. Bali, yung pangatlong gata, ito yung ating isasabaw para maging mas malasa ang ating biko. Ito na, umpisahan na natin. Ito yung isasabaw natin. Ngayon, ang aking susunod na gagawin ay maglalatik. Bali, ito yung pinaka-toppings natin mamaya pag naluto na yung ating biko. Nagpainit na ako ng kawali. Ito na, ating ilalagay ang kamgata. Nagagawin nating latik. Bali, mahina lang yung kapoy para hindi masurok agad. Kasi yung halu-haluin lang ito. Medyo malapit na yung latik natin. Medyo brown na siya. Atin muna ipa-brown. Mas brown na brown pa. Pwede na natin patayin yung kapoy. Atin nang sasalain. Atin munang itatabi ito. Susunod kong isasalang ito yung ano niya, arnibal niya. Yung pangalawang gata ay mga 2 tasa lang. Mga 2 tasa na atin isasalang na. Isasabay na natin yung sugar, yung asukal. Bali, ano lang to. Bali, 1 kilo lang naman kasi yung aking lulutuin. Ang aking ilalagay na asukal ay nasa mga kalahating kilo lang para hindi masyadong matamis. Pwede na natin pagsabayin yung gata at saka yung asukal. Tapos, hayaan natin kumulo ng kumulo. Mga 30 minutes. Mga 30 minutes atin ito babalikan. Ayan na siya. Malapot na ang kanyang pinaka-arnibal. Malapot na siya. Yung ating sinaing na bigas, pwede na nating ilagay. Lagyan natin ng konting asin. Lagyan natin ng konting asin.
para may tamis alat. Ayan. Pwede na ito. Bali, ang isusunod ko ay langka. Bali, lalagyan ko yung aking biko ng langka para mas mabango, mas ma-aroma, at nagpapadagdag ng sarap. Lalagyan na natin ng langka. Ilalagay ko na yung kanin na aking sinain kanina. Ilalagay ko na yung aking sinain na malagkit na bigas. Atin lang itong halu-haluin para hindi manikit. Durugin natin yung kanin. Haluin natin ang haluin para hindi manikit. Bali, ating durugin yung mga bubuong kanin para mas maganda. Bali, yung ginamit kong asukal, bali segunda lang, hindi yung mapula talaga. Kasi mas gusto ko yung ganitong kulay. Yung hindi gaanong dark na biko. Bali, atin muna itong ibabad sa kawali ng mga 5 minuto pa para mas maganda nguyain pag ano, medyo nakababad siya sa kawali. At inyong balik-balikan, inyong hahaluin. Mga 5 minutes. Atin babalikan yan. Hahaluin pa natin. Para nakainin siya ng mabuti sa ating lutuan. Yung medyo nagtututong-tutong siya ng konti sa ilalim, yun ang mas masarap. Kasi masyado siyang yan, katulad niyan, medyo nagaano, medyo tumututong-tutong ng konti sa ilalim. Yan ang gusto ko sa biko.
yung para maging makunat siya. Mga 3 minutes na lang. Pwede na ito. Timpa po natin. Mas masarap ang liko pag makunat. Kahit na 3 araw siya, hindi masisira pag lutong-luto siya. Ayan. Mga 3 minutes pa. Maganda pag inyong ginuluto ng mabuti. Kasi habang kinakagat nyo ang biko na makunat, ay talagang lasang-lasa nyo ang ano, yung gata tsaka yung tamis tsaka yung malagkit na bigas at mayroon pang langka. Marami kaming langka dito kasi may puno kami, pero konti lang yung nilagay ko para hindi naman sobrang lasang-lasa na yung langka. Ito na yung latik na ginawa ko kanina. Atin na yung ilalagay sa ating ginawang biko. Kahit pangkain lang hindi paninda. Pwede naman pag may umorder. Pero sobrang busy ni Lola, baka hindi na magampanan ni Lola.